Hi guys! Welcome here to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, welcome here. At kung subscribe ka na sa channel ko, binabati kita, welcome back. So today guys, ang isi-share ko ay about mga tips. Maganda guys, maganda. Kasi ikakatulong ito sa atin guys. Para mapaunlad tayo. Ayan. Diba? So, about ito sa pagpapaunlad sa buhay. Okay? So, ready na kayo guys sa aking 5 tips? So, ito guys, yung pinaka number 1. Yan, pinaka number 1 talaga. Baguhin ang ating mindset. Baguhin ang ating pag-iisip. I-ano na natin yung mga nakasanayan natin na ginagawa natin na hindi nagbibigay sa atin ng pag-aangat sa buhay. Yan. Kaya kailangan nating baguhin ang mga nakasanayan na natin, okay? So yan ang number 1 guys, baguhin ang mindset. So number 2 naman guys ay bawasan natin ang ating pagka-impulse buying. Yan. Impulse buying, guys. Talagang delikado, guys. Delikado yung impulse buying na yan, guys. Kasi, yun. Talagang iba dyan, marami dyan na baon sa utang. Kasi, bili lang sila ng bili. Kahit hindi naman importante, bili pa rin ang bili. Kaya yan, kailangan baguhin ang pagka-impulse buying kasi delikado talaga yan guys. Pag hindi yan mabago, walang magbabago, mahirap ka pa rin hanggat mamatay ka. Yan, pag hindi mo yan baguhin. Kasi yun na nga, yung iba dyan, sigurado nag-aaway na yung mag-asawa kasi ang daming utang, kaskas dito, kaskas doon ng credit card. Okay lang sana kung ano yung ibibili mong mga bagay na yan ay excess money na yan mo na yan. Eh kung paano na lang, kung marami ka pang utang, tapos kaskas lang ng kaskas, gastos ka lang ng gastos, nang hindi naman mga importante. Kaya, yan, kailangan talaga baguhin ang pang-iisip. At bawasan ang pagka-impulse buying. Yan. Number 3 naman guys. Number 3 ay mag-ipon. Yan. Mag-ipon. Tulad ko guys ngayon, ginagawa ko na yan guys. Paunti-unti. Pero, yun, noon, kung alam ko lang ito guys, itong mga 5 tips na ito, kung alam ko lang ito noon, sana noon pa, big change na siguro yung buhay ko ngayon. Kasi, ay naku, yung gastos lang ako ng gastos noon. At ngayon na-realize na ano, kasi nagkaka-matured na rin yan. Kung i-total ko siguro yung mga nagastos ko noon guys, ay naku guys, aywan ko kung ilang milyonis. Kaya, yan. Ngayon, ang ginagawa ko, iniipon ko yung mga tira-tirang pira, mga sukli-sukli na yan. So, iniipon-ipon ko na yan. Tapos, pag lumalaki-laki na, pinapadeposit ko na yan sa co-op. So, mayroon akong co-op, guys. Nag-open ako ng co-op. Kasi kung iano ko lang sa bangko, sa savings account, kunting-kunti lang guys ang ano yung interest, parang ano lang yata eh, 0.1 lang ang yung interest pag iano ko lang sa savings account sa bangko. Ngayon, kaya ang inano ko sa co-op guys kasi malaki yung interest sa co-op, kaya yun pinapalagay ko sa co-op yung mga tira-tira kong mga pira yan. So yan, isa din yan guys. Maganda yan guys. Yung pang-apat guys ay magdagdag lang tayo
ng source of income. Yan, kung may trabaho ka ngayon na isa lang, tapos yung sweldo mo ay hindi pa rin enough, so dagdagan mo lang yan. Dagdagan mo lang yung ano na yan. So, yan yung pang-apat, guys. Tapos, yung pang-lima, yan. Mag-isip ng mga paraan na pwede mong pagkakakitaan ng pira. Okay? So, like, example, marunong kang magluto. Yan, marunong kang magluto. Ibenta mo. Or, like, ako, guys, yan. Kung ano-ano na lang ginagawa ko para makikita ng pera. Yan, nagtatahi ng mask, gumagawa ng parol, binibinta, nagluluto ng mga pagkain, binibinta, kahit ano-ano na lang, guys, na ano, na yung pinapadami ko yung mga tanim ko para ibinta. So, kung ano-ano na lang ang inaano ko, guys, para lang magkakapira ako kunti-kunti. So, yan ang ginagawa ko ngayon, guys. So, at least ngayon, guys, it's not too late. It's not too late na baguhin natin itong ano, itong mga nakasanayan na natin. Gawin natin itong 5 tips na ito, guys. Sabay-sabay tayong gawin ito, guys, kasi talagang malaking tulong ito sa ikakaunlad sa ating buhay, guys. Machines talaga yung buhay natin kung gagawin natin itong 5 tips na ito. Guys, sana'y nagustuhan nyo itong 5 tips ko na na-share ko sa inyo. At sabay-sabay tayo, guys, na gawin ito kasi talagang mag-change talaga ang buhay natin pag ito'y gagawin natin. Yan. Okay, guys. So, hanggang dito na lang. At see you na lang sa next kong vlog. At kayo'y mag-ingat. And God bless everyone. Okay? Thank you. Bye!